guys, we're live. So today, magkakaroon tayo ng live stream naman sa ating Bryja Biju Crystal channel here on YouTube and Facebook. Alright, so ngayon sa YouTube tayo. Upload ko na lang to mamaya sa Facebook, pero ayan. Salamat sa mga manonood at aantabay sa episode na to. So simulan na natin in a while. Alright. So this is my first live stream for this topics natin ng mga stones and minerals. Okay? Yan. Hi Mr. Timeout, first like done. Thank you very much. So simulan na natin 'to. Okay, so nagpunta tayo sa National Museum of Natural History sa Manila para i-check yung mga bato doon kasi sobrang hilig ko nga sa mga bato, di ba? Hindi naman halata, no? Ginawa ko na siya ng sarili niyang playlist dito sa aking channel. So, hi Mr. Time Out, thank you. Hi Merly Amor, good evening din. God bless din po, maraming salamat sa pag-antabay. Yan. So, National Museum of Natural History. Malapit po siya sa Calau. Yun. So, walking distance lang siya doon sa Jollibee doon sa Calau. So, nilakad ko lang konti. Then, pasok. Libre ang entrance. Open sila from 9 a.m. to 5 p.m. Tapos, kung pupunta kayo, magdala lang kayo ng inyong vaccination card tsaka valid ID. So, yung valid ID na tinatanggal, passport or PRC or license, basta government approved na ID, makakapasok kayo. School ID, I'm not sure kung pwede yon, kasi kailangan totoong ID bago kayo papasukin. Alright, hello po sa inyo, salamat po. Ayan, nasa chat box naman natin, nakikita nyo naman ang inyong mga chat. So ayan, tuloy na natin. Ito, itong mga bato-bato na to, may nagtitinda sa labas, so hindi yan sa National Museum. Sa labas to ng National Museum actually. Natuwa lang ako na papasok pa lang tayo sa loob ng museum, eh meron ng bumungad sa atin ng mga bato na ginagawang kwintas, di ba? So, kung mapapansin nyo, yung nagtitinda nito, kasama niya ay mga pang-massage na items. Merong wood, merong yung parang metal yung nilalagay sa buhok. Yan, para ma-relax. So, same din ang purpose ng stones. Na yan. For peace and energy. So, tamang-tama na yan ang kasama niya dyan sa nakatag dyan. Hi, Isabel Lorente. Good evening din. Alright, let's go. So, ito na ang entrance ng National Museum. Nabubulol ako sa museum. National Museum of Natural History. Ayan. First time ko pala pumasok dito. Kasi before, nung pumupunta ako dyan, parang isang museum lang yung pinupuntahan namin. May mga parang buhay na hayop yata yun. So, hindi ako sigurado kung ito yun. Pero more than 10 years ago na yun. Kasi iba-iba eh. May natural history, merong anthropology, tapos meron ding fine arts na National Museum. Iba-iba. Depende sa gusto nyong puntahan. So, since geology ang habol ko, doon ako sa natural history pumunta. Oh, eto, pagpasok nyo pa lang sa entrance, merong sasalubong sa inyo, Paradise by Ramon Orlina. Commissioned for the Silais International Hotel 1976. Ayan, gawa yan ni Orlina, guys. Malaki yan. Para siyang, crystal artwork. So, isa lang naman yan. Sana marami pang, sculptors na inilagay dito. Kasi, I'm not sure kung siya lang gumagawa ng glass sculptures. Ha? Pero siguro dahil, ayan, sikat siya. National artist. Ito, yung Tree of Life. So, pataas yan na parang bubong. Yan yung parang pinakagitna.
ng National Museum of Natural History. Kung gusto nyo mag-ikot, ito yung parang pinaka-elevator nila. Para madali kayo makapunta doon sa level 5, kung saan nandun yung mga talagang display of items. Iba-ibang hall yon. So, sa vlog natin na to, guys, hindi ko lahat pupuntahan kasi mauubos yung oras natin. So, hinati ko to sa dalawa. Inuna ko lang yung itong mga petrified wood and fossils. Tapos sa susunod na yung mga stones and rocks. Alright? Para akong teacher dito. Para tayo nasa Zoom ano meeting. Yan. So this one is petrified wood from Cagayan, Northern Luzon. So Middle Pleistocene period pa to, 750,000 years old. So yung kahoy na yan, naging bato na siya, guys. For millions of years na kasi yung inabot niyan, kaya siya nagkaganyan. Nagkaroon ng mga natural processes para ang wood mag-turn yung elements niya into stone. Yan. So, ang kahoy na pwede maging bato. Iba-iba yan, guys. So, depende sa chemical gaano kaiba yung kulay niya. This one's from Cagayan din, Northern Luzon, 750,000 years old. Ito, medyo hindi siya halata na naging bato siya, no? Parang sa malayuan, mukha pa din siyang kahoy. Pero stone na yan, actually. So, ito, isang window ng mga petrified stone. So, makikita nyo dito, inano na nila, kinat nila, pinolish nila yung taas ng mga stones para makita nyo na shiny siya at alam nyo nung naging bato na siya, hindi na siya kahoy. Ayan. So, pwede nyo na siyang gamitin literal na tiles. Kasi, ano na to eh, stone na. Yan, from US yon. Ito from Germany. Leipzig. So, ang mga petrified wood, hindi lang yan nangyayari sa Pilipinas. Worldwide yan. 750,000 years and other millions of years pang inaabot para magkaroon ng mga ganyan. So, ito galing sa iba-ibang bansa. Kumuha sila ng mga samples. Kung gusto nyo makita, bisita lang kayo sa National Museum of Natural History. Yan. Para ma-appreciate nyo. Kasi iba pa rin syempre yung nakikita nyo sila in person. So, this is the Gotwako Fossil Collection. Yan. So, fossilized na wood. Kaya naging stone. Ito namang petrified wood na to, galing ng Quezon. Ay, Quezon. Iloilo, Panay Island. Pleistocene period siya. Nung nakuha. Ayan. Ang ganda, no? Teka. Dati, nung pag nagpupunta ako ng museum, yung mga petrified wood na yan, parang never kong naalala. Parang nilalagpas-lagpasan mo lang. Kasi bato lang naman, di ba? Hindi gumagalaw. Pero ngayon na-appreciate ko na may history behind these stones. Hindi lang sila bato, di ba? Sobrang grabe yung tanda na nila. So, ito yung localities ng petrified wood na nasa Gotwako Fossil Collection sa National Museum. Meron sa North America, South America, Africa, Europe, Asia, and Australasia. This one's from Cagayan. Okay. Cagayan. Malalaki to, guys. Malalaki yan. This one, Cagayan pa din. Middle Pleistocene, 750,000 year old. Na petrified wood. So, different angle lang yan. Kinuna natin from different angles. Yan. So, ito makikita nyo. Medyo shiny-shiny sila. Actually, meron ako dito eh, na petrified wood. Mamaya, papakita ko sa inyo after nito. Para masaya. This one's from Xinjiang, China. This one's from Indonesia. Ang ganda nito, guys. Kulay black na yung wood niya.
So yung iba, ginagawa tong bracelets kasi naging bato na siya, 'di ba? So pwede niyo na siyang i-carve into different materials. Pwede niyo gawing parang plates or carvings, pendants, or pwede niyo gawing beads, 'yan. Necklace, mga ganun. Ganda nun, black. Medyo favorite ko siya. Buti nilagay nila sa gitna. Yun, galing America. Yan. So, mabibigat to for sure. Kasi talagang stone na sila. Ito naman, guys. These are the fossils. Yan, mga fossilized ammonites. So, Jurassic period pa ito. Nung natagpuan. Ay, natagpuan. Yung pinanggalingan niya. Yan. Nabuhay sila nung Jurassic period. That is about 201 to 145 million years ago. Ayun. So, ito. Ammonite specimens have been the most common fossils collected from the Mansalay Formation in Oriental Mindoro. O, actually, ang galing guys, meron tayong ammonite sa Mindoro. So, yung ammonites na yan, isa yan sa mga talagang kinokolekta naming mga stone and mineral collectors kasi maganda yung formation niya. Tsaka alam mong sobrang tagal na niya talaga on Earth. Kasi kita nyo, Jurassic period pa siya. Millions of years ago na siya ang edad, di ba? Para na kayo nag-time travel pag nakakita kayo niyan. Kasi hindi na nag-exist yan today. Yun yung kagandahan ng mga museum. Yung may kita nyo yung past na ba may ganun pala dati? Diba? Kasalanan, hindi lang yan kasalanan ng global warming. Kasalanan yan ng mga taong ano, nagpabaya. At kasalanan na rin ng, ano, ng mga changes sa Earth. Mga tectonic plates, mga sakuna, lahat yan. So, this one, ayan. Grabe naman yun. This one's from Mindoro pa din. Paris Pink Today. Itong nasa baba, yung parang bullet, ang tawag sa kanya, Hebolites. So, from Mindoro din siya, natagpuan. So, ito naman, fossils from the Cretaceous period, which is about 145 to 66 million years ago. Ayan. So, ganun nakatagal. Cretaceous period. A wave of younger ammonites that have been found in a rock exposure in San Andres, Catanduanes, based on the presence of Mortoniceras SP, an index fossil of the Cretaceous period. Albian age, about 100 million years ago. Some of the ammonite species from this area exhibit heteromorphic morphology. The heteromorph ammonites have different shell shapes. Ah, I see. Kaya pala ganun yung shape niya, parang ano, pa oblong na pata, pa ganun. Kasi usually, ang ammonites guys, ang shape niya parang pa bilog na, parang pa spiral, parang pa pianuno. Or yung shell ng ano, ng mga suso, parang ganun. Patwirl siya. So, ito meron dito pahaba. Meron ding pa letter U. Tapos meron ding parang wing shape. Ayan. So, kalain nyo sa Catanduanes, merong ammonite. Actually, gusto ko. Kung meron man akong mga viewers from here onwards, or kung mapapanood nyo to, magkaroon kayo ng chance. Kung nagtitinda kayo ng ganyan, sabihin nyo sa akin kasi interested ako. Pag may nakita kayong ammonites anywhere in the Philippines. Wala pa akong Philippine ammonites eh. Pero meron ako nung ammonites na aura coated dun sa aking Instagram crystal shop if you wanna check that out. Pero ito, Philippine fossils, wala pa ako nito. Philippine petrified wood meron ako though. Mamaya papakita ko after this. Hello, Huling Hugotera. Welcome to my channel again.
What's up? Kamusta? Wala pa akong StreamYard, hindi ko pa alam kung paano akong gagawin. Ayan. So, tuloy tayo. Ayan, closer look sa ating mga Cretaceous era fossils. Hexacorals, tube shell hamites, and pectinidae. Pectinidae. Ayan. Naging stones na sila. From shells, naging stones. So, meron din mga marine fossils dito. Ito ang lalaki nito, guys. As in, mga talagang massive. So, first, we have a coral colony collected along Argao River, Cebu. Then, a limestone rock containing bivalves belonging to family Pectinidae. So, nandito sila sa susunod. Ayan. Maganda yung isa, yung parang may mga shell-shell. Maganda yun. I like that one. So, that I think that's the limestone rock na may bivalves belonging to family Pectinidae. Third one, itong malaki, yung pinakamalaki. This one is three dacnid, gigas, and other corals collected in Bohol about 3.6 to 1.8 million years ago. Wow! Grabe, yung tagal na nila. Hello, Kai Recto. CAE Recto, what's up? Yes. Yan. Hello po sa mga Eskonya nating viewers. So, ito, okay lang. Hindi ko sila masyadong gusto. Kasi galing to sa dagat eh. So, ayokong masyadong ginagalaw ang karagatan natin. Pero yung mga shell na ano na, naging bato, iba na yon, ibang usapan na yon. So yun, pwede ko yung kolektahin. Pero yung mga coral-coral, hindi ko masyadong gusto. This one's a Jurassic ammonite. So 160 million years ago na ito. Jurassic ammonite, malaki siya guys. Perisphinctes leosphinctes, Levipink picerengius. So yan ang kanyang name. At sa Mindoro siya nahanap. Ang daming nakikita sa mga Mindoro na yan. Diba, nakakatuwa. Na meron din tayo mga sarili nating yaman ng kalikasan during the Jurassic era. So, ito guys, kaya ko to ginawa ng video is para magkaroon na rin kayo ng idea kung ano yung mga klase ng fossils and petrified wood na pwedeng mahanap sa Pilipinas. Kasi itong mga bagay na to, hindi naman ito makakasalubong nyo lang dyan sa daan na pag nakatapakay ng bato, ay 500 million years ago na to. Hindi ganun, di ba? So, itong mga to talagang rarity sila. Hindi sila basta-basta makikita. And hindi ako pwede mag-video actually, bawal. So, pinicture ako na lang sila. Kaya isa-isay na lang natin. Hello po viewers, what's up? Ito naman, meron mga pull-out drawers doon sa museum. Ay, ano yan? Ba't nagkaganon? Ayan, so may mga drawers doon. Pwede nyong hilahin kasi medyo tago sila. So, hindi nyo ito makikita na naka-display. Hihilahin nyo pa yung drawer bago nyo makita itong mga ito. So, these are also fossils and ammonites. Iba-iba, merong Oriental Mindoro pa din. Ayan. Iba-ibang shapes. So, pinadala nila sa National Museum para makita ng lahat. Gaudanticeras na ammonite. Puzosia, amitoids. Fossils from San Andres, Catanduanes. Catanduanes. Nasaan ba ang Catanduanes? Hello, Emilda. Talaugon, good evening po. And Emilene Ebona, hello po. Thank you for watching and staying tuned with us here in our live. So, eto, nag-iikot-ikot lang tayo sa National Museum. Nagpunta na ako doon. Actually, pinicturean ko itong mga to para ma-share ko sa inyo. Kasi, ang ating channel ngayon ay puro about stones, crystals, planets, rocks. Yan. So, part 1 pa lang to. Magkakaroon tayo ng part 2 kasi masyadong madami, guys.
This one naman mostly ay fossilized corals din. So yung pag namatay na yung corals, nagiging parang buto sila. After nilang buto, maging buto, magiging minerals na lang sila. Yan. So kung ano yung matitira, yun. Nagiging parang stone. Pero actually, gawa yan sa mga calcium elements, yung mga corals na yan. Calcified. Ito, guys, nakita ko siya doon. Pinicturean ko, sinama ko na dito. Shell to eh. Natuwa lang ako kasi ang laking-laking nito. This is a crab actually. Horseshoe crab. Ayan. Sobrang laki niyan. Siguro kasing laki siya ng ano, ng pizza na buo. Ganun kalaki yung pag-round niya. Pag natuso kayo nung parang tail niya, talagang, alam niyo, masakit. Ang laki niya eh. Mukha siyang alien na vacuum cleaner. Ganun. Diba? Amazing, no? Minsan magtataka ka kayo sa mga sea creatures, bakit sobrang parang alien talaga yung itsura nila. Kakaiba. This one's Cretaceous ammonite from Catanduanes. Yan. Pansin ko, kapag medyo malalaki sila at magaganda pa yung itsura nila, nilalagay nila sa ganyan, yung mag-isa lang. Pero pag maliliit lang, nilalagay nila sa shelves yung mga drawers. Yan. Ito ang ganda nito, guys. Chambered Nautilus. Nautilus pompilius from early Pleistocene epoch era, that is 2.6 to 1.8 million years ago. Maganda to kasi parang pearly yung ano niya, yung shell niya, pearly shell. Ayan o, shiny siya. Iridescent, that's what they call it. Gusto ko magkaroon ng ganyan. Pero grabe, saan galing to? Pangasinan, guys. Bolinao, Pangasinan. Baka may mga taga Pangasinan dyan, ihanap nyo naman ako nito para madagdag ko sa aking collections. Huwag nyo ipapadala sa museum. Sa akin yung idirekta. Ganun. Ayan. Nautiloid fossil records. Pleistocene. Kita nyo naman, natuwa ako. Iba-ibang angulo yung kinunan ko sa kanya. Ito naman, guys. Apitong leaves in tuff. So, mga dahon ng apitong. I'm not sure kung ano itsura ng apitong. Hanap tayo, guys. Wait lang, ha. Parang gusto ko makita kung ano itsura ng apitong. Sa phone na lang. Masyadong magtatagal pag dito. Kamusta naman ang mga linggo nyo? Ang inyong mga weekends? Apitong. Oh. Usually used for erosion control daw ang apitong. Ito siya, guys. So yung apitong na yan, para wag bumaha. So kailangan natin yan ngayon. Lalo pat ang dami mga landslide tuwing may ulan, di ba? Yan yun. So ito naging bato na siya. 1969, Tatalon, Quezon City. 1 million years ago. Oh, di ba? Million years old na yung puno na yan. Imagine. Puno. Mga dahon pala. Mga dahon na naging bato. Diba? Amazing. So, ito meron silang globe model doon sa National History Museum. Yan. Earth. Siyempre, pinictura natin. Ito naman, guys. Mga fossil ng shark tooth, mga pangil or ngipin ng mga pating sharks. So, this one, iba-ibang places sa Philippines siya natatagpuan. Sayang hindi natin makita masyado. Teka. Ayan. Parang gusto ko i-zoom to. This particular one. Kung saan to galing? May galing ng Pangasinan, Bohol, Cebu, yan. Tsaka, yan, Pangasinan. So, doon maraming sharks, guys.
Pangasinan, Bohol, and Cebu. Dahil shark tooth ito. Pero, millions of years ago na naman tong mga to. Ay, actually, wow. Guys, yung pinakamalaki ng ngipin, ito. Ngipin siya ng Megalodon. Megalodon. Yun yung giant na shark, guys. During the dinosaur era, yung mga sobrang laki na sharks. So, kung yung ordinaryong shark is kasing laki ng, let's say, sing laki ng jeep, itong Megalodon, parang sing laki siya ng bus. Ganun siya kalaki. So, sayang wala nang ganyan ngayon. Pero at least yung ngipin niya nandyan pa din, di ba? Alam nating once in this lifetime, ay may nag-exist na Megalodons like that. Yan, mga shark tooth. Ang galing. Tuloy natin. Ito mga fossilized corals. Medyo common to, guys. So, yung, maano lang kayo. Medyo matutuwa lang kayo dito. Kasi may kita nyo kung saan sila makahanap na locality sa Pilipinas. So, may mga location dito na masyadong maliit. Here. Merong galing Bohol, Batangas, Batanes, Iloilo, Cebu, La Union. Ayan. Nice. Pero I won't collect this one. Hindi natin to pwede, ano. Hindi siya nabebenta. Although meron ako niyan. Ito guys, ano to, caliper, pang measure ng mga bagay-bagay. Meron ako niyan, pero digital. Ito guys, magnifying glass para pang-check ng mga stones. Ayan. So, tinatry kong sunugin dito yung ano, yung National Museum. Joke lang. Yung tinatry, kasi 'di ba yung sunlight, yung pag nilagay niyo yung light, kinoncentrate niyo sa paper, masusunog. So, ewan ko anong pumasok sa isip ko na ginanyan ko. Pero joke-joke lang yun. Ayan, ito fossil leaves na naging stones din. Imagine, pwede maging leaves. Pwede maging stone ang leaves. Ma-fossilize. Some of the fossil leaves on display here are from the Paleogene period to Pleistocene epoch. 66 million to 10,000 years ago. Ooh, okay. Ito meron pa rin petrified wood or kahoy na naging bato. Ayan. So maganda guys na masyadong, wala masyadong tao nung nagpunta ako. Madali yung overview. Actually, Tuesday ako nagpunta ng afternoon. So if you wanna go there, weekday kayo pumunta para wala masyadong tao at makita nyo yung mga stuff na nandun. Ayan. So, ito, dinosaur bone ba to? Stegodont. Yan. Stegodont. So, yung stegodont, isa siyang uri ng extinct na parang mukha siyang elephant, guys. Na malaki. Ayan. The stegodont is a prehistoric mammal that roamed the areas known today as Cagayan Valley, Pangasinan, Metro Manila, Panay, and Mindanao about 800,000 years ago. O, diba guys? Grabe, meron tayong sarili nating ano, stegodont. No, don't. Diba? Ngayon, wala na. Extinct na sila. So, parang ano siya? Mammoth. Ang haba niyang ano na yan, yung parang pinaka-tusk niya, guys. Mas mataas pa sa akin yan. Eto. So, ibig sabihin, totoo talaga siya na nag-exist. Ayan, yung buto niya. Oh. So, nag-exist talaga siya dito sa atin, sa mundo nating ibabaw. At meron pa niyan sa Makati at Metro Manila, guys. Di ba nakakaaliw? Ay, sorry. Hindi nyo nakikita. Eto. Ayan siya. Oh, di ba? Imagine, meron tayo niyan dito sa Pilipinas. Anong nangyari? Bakit nawala sila? Pero 800,000 years ago na yun. So,
we're still lucky enough to have seen that tusk and the bones, right? Parang time travel. How I wish I could see these when these were still existing on this planet. Super nice. So ito, ammonite pa din from Gotwago Fossil Collection. Malaki yan, parang ano yan, mga ganito. Yan. So syempre nagpicture ako dyan. Yan. Face mask on dahil bawal. Ito guys, nandito yung ano, mineral and energy resources. So naka-close siya. Sabi under maintenance daw, may inaayos daw, pero I doubt. Kasi dito nakalagay guys yung mga gold, crystals, and semi-precious gems na matatagpuan sa Pilipinas. Actually, ito yung main reason kung bakit ako nagpunta dito sa National Museum. Pero nakasara siya at hindi pinapakita. I don't know kung ayaw nila ipakita kung saan nahanap ang gold sa Pilipinas. Pero abangan natin kung magbubukas to. I will update you guys kung magbukas yan para mabisita natin at makita natin. So sana hindi naman nila to tinatago sa publiko. Pero ito, nakasara siya guys. Sayang. May kita nyo sana kung merong, di ba, mga rubies or sapphires sa Pilipinas. Pero meron tayong tourmaline sa Pilipinas. Yan. Tsaka gold, platinum, meron tayo niyan. Marami tayong natural resources dito. And energy resources. So, sa tingin nyo, bakit energy resources yan? Kasi, ang mga minerals, meron talagang energy. So, yan yung ating mga topic pa na tatalakayin dito sa ating Crystal Channel, Bride of Biju Crystal Channel. Alright. So, ayan. Sad, nakasara, pero who knows? Baka magbukas. Banga natin. Pero, yun na muna for now. Alright. So, 30 minutes na tayo dito. Thank you so much for staying tuned dito sa aking live stream about the National Museum of Natural History. So, thank you guys. And yung part 2 nito about rocks, rock formations na dito sa Pilipinas. Yun. Kung ano yung mga stones na makikita. Kasi meron mga collectors ng stones dito sa Pilipinas na hindi nila alam, hindi nila kayang i-identify kung ano yung tawag doon sa stone na yun. Pero syempre, mabibigyan linaw na once na makita nyo na meron na siyang specific label kung ano yung tawag doon sa material or stone na yon, di ba? So, yan ang ating aabangan sa ating next na live stream. Alright? Okay. So, shoutout po ulit sa inyong lahat dito na nanonood. Kay Emilyn, Emilda, CA Erecto, Huling Hugotera, Isabel Lorente, Mr. Timeout, Merly Hamor. Yeah, thank you so much for staying tuned and I'll cut this out and goodbye. Thank you so much and have a great weekend ahead. So I'm not sure kung babalik ako mamaya. Meron pa kasi akong gustong topic dito pero for now, ito na.